Hello guys, good morning. Ayun po, magche-check po tayo ng isang company na nagdududaan ng iba. Halimbawa po si MetaMask. Titingnan po natin siya kung meron siyang legit registration po sa SEC. Ayan po, che-checkin po natin. Ayan. Tapos si Facebook, titingnan din natin. Meron siya. Lahat daw na nakalista ay dito kay SEC. May verification na talagang yung company ay rehistrado. Kaya tara, samahan niyo akong i-check natin. Naabi natin kung paano. Ito, pindutin niyo lang po itong check with SEC.government sa taas po. Ayan po, bilog. Na may parang kan. Ayan. Test natin. Category. Ano kaya itong category na ito? Tingnan po natin. Guys. Ayan. Company. Sample natin eh. Facebook. Facebook. Tingnan natin magiging space para sure. Ayan. Loading na. Ayun, may resulta na po. Company name, Facebook Manpower Corporation, registered, suspended, status niya. Pangalawa, Facebook Singapore, doing business under name of style of Facebook Philippines Representative Office, registered. Marking na Facebook against crime and corruption. Ayun sa against crime and corruption, suspended ni status niya pero registered siya agad. 2012 lang. Ito, 2016. Mga halos expired na. Tingnan natin naman si MetaMask. Yung ating platform na iba ay pinagdududaan. Tingnan natin. MetaMask Asian Incorporation kasi meron na siya dito sa Pinas. Tingnan natin. O, ayan guys, oh. Registered. Date registered. April 22, 2024. SEC number, ayan po. Kahit ipacheck nyo po, pumunta po kayo sa SEC. Tingnan nyo po. Ayan po. Naka-registered po si MetaMask Asian Corporation. Kaya, kung duda po kayo, kayo na din po mag-search. Bakakala nyo, pinipeki kayo. Ayan o, oh, i-refresh pa natin yan. Ayan. O, oh, company name. MetaMask. Skype. MetaMask. Asian. Asian. Ulitin natin. O, oh, ayan o. Oh. Ayan, yun pa rin lumalabas, guys. Kaya yeah, kung gusto nyo mong check na isang company na papasukan nyo na mga investment, ayan, checkin nyo muna dito sa checkwithsec.gov.ph. Ayan, dito na lang guys. Kayo na po ang musga kung legit po talaga si MetaMask Asian Incorporation. Marami kasi nagsasabi na scam daw Ponzi scheme. Tingnan lang po natin kung hanggang saan po siya tatagal. Invest what you can afford to lose na lang po kung gusto nyo siyang pasukin. Dito na lang guys. Okay. How about you?